Kamusta kayo? Sana kung asan man kayo ngayon, healthy kayo, safe and sound. For today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung karanasan ko sa pag-apply ng South Korean visa, tips and tricks, and kung saan makikita yung mga bagay-bagay para hindi na kayo kung saan-saan tumingin. Thankfully, na-approve naman ako. Meron dalawang ways kung paano magkaroon ng South Korean visa. Pwede kayong mag-walk-in sa embassy ng morning or pwede kayong dumaan sa accredited travel agency na pwede mag-process ng Korean visa. So, ayan ang mga requirements na kailangan nyong i-fulfill, i-complete bago kayong magpasa sa embassy or sa travel agency. I-make sure nyo na complete lahat yan para hindi kayo magka-problema. Make sure nyo na complete yan, walang excuses, basta kung ano yung nakalagay dyan, sundin nyo. So, ang pinakaunang requirement sa lahat ng mga pinag-a-applyan natin ang application form. Kasi dyan nakalagay lahat ng information patungkol sa'yo. So, makikita nyo ang application form na to sa website na ito. I will also link it down below. Tapos kung di ako nagkakamali, pwede siyang i-download as document file or PDF file. Kung may PDF writer kayo, pwede nyong i-edit through there, from there. Tapos ako dinownload ko siya as a document file, tapos sa Word ako nag-type ng mga kung ano-anong information. I-make sure nyo na complete yan, tapos accurate and kaparehas ng information na makikita sa passport nyo. Po, syempre, yung Korean visa passport size picture. Ako, nagpa-picture ako sa great image. Kung di ako nagkakamali, if I can recall it correctly. 370-380 pesos yung isang pakete nila na hindi ko alam kung ilang piraso. Pero syempre, isa o dalawa lang naman gagamitin doon. So, yun, magpa-picture kayo. Ako, I prefer great image kesa sa iba kasi... Ewan ko, mas gusto ko yung effect. Dami sinasabi. So, commonly, yung mga nag-a-apply ng South Korean visa, ako, employed ako. So, medyo madali for me kumuha ng requirements. Like yung ITR, ano pa ba, yung COE, Certificate of Employment. Yan, yun yung mga importante kapag ka-employed. Madali lang naman kunin yun eh. Yung 2316, lagi naman kayo may copy nun, di ba? Pinoprovide every year. Kung wala, tanongin nyo na lang HR nyo. Tapos yung Certificate of Employment, hinihingi talaga yan sa HR. Tapos may kailangang mga details na kasama dapat dun sa COE nyo na hindi dapat mawala. So, i-remind nyo na lang sa HR o kung sino man yung gagawa ng COE. Pag business people naman kayo, pag may business kayo, business permit, mayor's permit, kasama yon yung updated dahil hindi yung expired. Or, kakarin nyo lang. Tapos, ano ba? Yung ITR ng business, yan. Kung wala kayong ITR for some reason, gumawa kayo ng cover letter explaining why you don't have one. And then, isa din sa mga requirement, if applicable lang sa inyo, kung meron man, is yung OECD stamps and visa na nakalagay sa passport nyo. So, i-photocopy nyo yon kasi kukunin ata nila yung copy na yon, tapos imamatch nila sa passport nyo kung meron talaga. So, yun, photocopy nyo lang. Ayun nga pala, speaking of photocopy, importanteng i-photocopy nyo yung bio page ng passport nyo, which is yung nasa page 2. Sama nyo na rin yung page 3 kasi nandun yung pirma nyo. Pero para lang sure, di ba? And in addition to that, kailangan nyo din ng bank statement and bank certificate. So yung bank statement, yun yung mga list ng mga transaction na nangyayari dun sa account nyo. Yun. So pag humingi kayo nun, ewan ko, ako from BDO, 100 pesos siya. Tapos, within 3 months yung statement na dapat nagre-reflect doon kung ano nangyayari sa account. So, yun. Yung bank certificate naman, yun yung naglalaman kung magkano yung laman ng account. Tapos, yung ADB, kailan na-open yung account, etc. etc. Tapos, naka-address to sa Korean Embassy. Di ba, mag-fill out naman kayo ng form doon sa bank.
I-ride din nyo lang yung Korean Embassy tsaka yung address niya, tapos sulat nyo yun dun. Tapos in my case, 100 pesos din siya. So humingi ako ng bank certificate and statement, 200 pesos siya from BDO. Speaking of bank statement and bank certificate, yung commonly asked question is kailangan ba may laman yung bank account natin bago magpunta doon? Una sa lahat, syempre dapat, kasi paano mo masusustain yung pagstay mo doon kung wala kang pera? Ngayon, kung show money, kung gusto nyo ng peace of mind, pwede naman kayong maglagay dyan, syempre. Pero kung ako sa inyo, kailangan nyo lang naman mapatunayan na kaya nyong makasurvive doon without anyone's help. Yung meron kayong sarili nyong pera, ganyan. Diba? Kasi alam nga naman, pupunta kayo doon, tapos hindi kayo geared to buy anything, buy food, diba? Or yung mga tour, ganyan. Kasi sabi nyo, pupunta kayo doon as a tourist, diba? Tapos wala naman pang sustain. Syempre, iisipin nila, baka mamaya naghahanap kayo doon ng trabaho. Kaya, isecure nyo na lang yung, kung balak nyo magpunta ng South Korea or kahit saang bansa na nagre-require ng visa, mag-secure na kayo ng pera sa bank account nyo as early as you can. Para tumatakbo na lang din yung ADB, yung mga etc. Yung mga nakalagay sa bank certificate. Yan. Isa pa sa commonly asked question is kailangan nyo na bang mag-book ng airfare or hotel? In my case, hindi ako nag-book ng anything. Gusto ko munang i-assure yung sarili ko kung meron akong visa bago ko gawin yun. So, okay naman. Na-approve naman tayo. Nga pala, na-approve ako single entry. Although, before, meron na rin akong Korean visa 2015. Single entry din yun. So, I guess, medyo mahigpit sila ngayon. Siguro, nire-regulate na lang din nila yung mga tourists na pumapasok sa country nila. 2 hours later. Okay, so nag-change venue muna ako, pero nabanggit ko naman na halos lahat ng requirements para kumuha ng South Korean visa if you're a Filipino. Pero meron lang akong nakalimutan, copy of PRC card or IBP card if you are a licensed professional or if you are a lawyer. Mag-secure kayo ng photocopy ng ID nyo, tapos isama nyo yun sa requirements. So, yun. Visa fee, pagka 59 days and below naman ang stay mo, libre siya. If walk-in ka sa Korean Embassy, wala kang babayaran, libre siya. If kinuha nyo or nagpa-assist kayo sa travel agency, depende yun sa travel agency kung magkano yung fee na sisingilin nila sa inyo. Merong 700, in my case, it's around 840 or 870 pesos, basta ganun. Pwede na rin, diba? Kasi ako, I live bandang north, tapos yung embassy nasa south, tapos hindi ko rin kayang mag-leave for work, sayang din. So, yun. Tsaka yung gas, yung pamasahe, yung ikakain mo sa labas, ipipila mo, yung pagod mo, pwede na siguro yun para sa 800 pesos na processing ng visa, diba? Tapos, nakatulong ka pa sa business. Ayan, that's if you are staying for more than 60 days, 60 to 90 days, so ilang buwan yun? Tatlong buwan halos. Meron siyang, si Embassy magre-require na ng fee na 2,000 pesos. So, on top yun siguro, kung nagpa-travel agency kayo, on top pa yun sa processing fee ni travel agency. So guys, pakita ko lang sa inyo, ito yung passport ko. Ay! Ito yung picture ko na hindi nila ginamit. So just to set your expectations lang din nung kung ano yung itsura nung passport nyo pagbalik. Hindi ko alam kung same tayo, ako lang ba to. Teka, tanggalin ko lang yung old passport. Sinama ko rin pala yung old passport sa pag-submit kasi nandito yung mga past visa ko. So kailangan din nyo kasi photocopy nyo yun eh, tapos mamatch nila dun sa original. Yun! Ito yung visa. Naka bond paper siya. Tapos, yun, that's me. Hindi nila ginamit yung picture. So, ewan ko, naka-stapler siya. Ayan o. Iniisip ko nga kung magre-reprint ako, tapos ilalagay ko siya ulit. Hindi ko alam, nauusi lang ako. Parang mapupunit kasi siya. Tapos, tinry ko i-fold na maayos. Eh, ayoko nang i-fold pa ng paganto kasi ang dami ng crease. Pero, ayun, okay lang, at least may approved visa. Thankful pa din ako.
Yun. So, yun ang i-expect nyo pagka approved ang inyong visa. Ay, meron pa pala. So, eto, merong link dito, papakita ko. Kahit hindi ko pa nare-receive yung passport ko from the travel agency, alam ko na na approve na yung application ko kasi meron dong part na ilalagay mo lang yung passport number, your birthday, and your last name and first name. Tapos, imamatch nila yun sa records. Tapos, papakita nila doon kung ang status is application received. Tapos, under review or approved. Tapos, kung approved, makita nyo doon yung same paper. So, visa grant notice. Nandun din yun. So, pwede nyo rin siyang i-print. So, bahala na kayo. If you're wondering gaano katagal yung application ko, nag-submit ako ng 12? Ay! Nag-submit ako August 11. Tapos, I think dinala na ni agency doon ng August 12. Tapos, nakita ko na siyang approved noong August 22. So, Monday. Tapos, tinext ako ni Miss Dar. Miss Dar, hello. Miss Dar, na Tuesday, August 23. So, kinuha ko siya ng August 24. Yun ang time frame pag sa travel agency. Sabi ni Miss Dar, medyo mabilis daw yung sa akin. Hindi niya alam why. Kasi ang turnaround time ng travel agency, pag sinasabi nila, 15 working days. So, pag working days, hindi kasali ang weekends and holidays. So, ayun. Ako, 6 to 7 days. So, pwede na. Yun. Nice, no? So, ano pa ba yung mga karanasan ko habang inaasikaso to? Ah! Yung application form, pinrint ko siya in sa A4 na paper. Tapos, computerized lahat, walang handwritten. Huwag nyo kakalimutang pirmahan yung last page. So, sabi ko nga kanina, hindi nyo naman kailangang mag-book ng airfare or hotel accommodation. Pero dun sa form, may nakalagay dun saan kayo magsistay and ano yung intended period ng stay nyo, ng entry, ganyan. So, syempre, maglagay na lang kayo doon ng estimate. Kasi, doon din nila ibabase kung paano yung budget nyo per day eh. Kunwari, 1 week kayo pupunta doon, ilang dollars bang inalat nyo for that. Alam nga namang 7 days kayo doon, tapos $200 lang yung ilagay nyo. Depende pa din, diba? So, isipin lang natin kung ano yung reasonable para mas maintindihan nila kung ano yung goal kung bakit tayo pupunta doon sa country. In my case, naglagay lang ako ng hotel, ideally kung saan ko gusto. Eh, since medyo shopping district si Myeongdong, medyo familiar ako sa lugar. So, naglagay na lang din ako ng hotel na nakalagay doon. Tapos, lagay nyo lang yung contact number nila. Tapos, maglagay kayo ng specific, although estimate date ng entry. Tapos, kung gano'n yung katagal gusto magstay doon. Basta, under 60 days or 2 to 3 months, basta specify nyo lang. Tapos, merong item dito, has the applicant traveled to Korea in the last 5 years? In my case, hindi na siya within 5 years, pero chinek ko, no. Kasi 5 years, hindi naman ako nag-travel sa Korea within 5 years, diba? So, totoo yun, yung sasabi ng kasinungalingan doon. Pero, nilagay ko pa din yung purpose of visit dun sa next section. Nilagay ko pa din na nakapunta na ako ng Korea and nilagay ko yung period of stay kung kailan ako nakarating at umalis doon. So, yun. Baka makatulong din kasi yun eh, na nilagay nyo yun. Kasi, ibig sabihin, nag-travel. Kasi may kita nila yun sa passport mo, may Korean visa ka, tapos sabi mo, no. So, medyo confusing, pero advice na rin ng agency yun sa akin. So, nilagay ko, eh, yun, approved naman. Section dun sa application form na who will pay for the applicant's travel-related expenses. Diba? So, third person yung pagkaka-ano nung sentence eh. Pero nilagay ko na lang din yung pangalan ko pa din. Tapos, relationship to the applicant. Wala. Nilagay ko myself. Type of support, employment, tapos contact number ko. So, yun. Approve pa din naman. Sobrang dali lang naman yung application form nila eh. Kasi wala namang complicated na tanong. Tapos, ako, kuro for almost 2 weeks,
siguro 800 to 1,000 USD kasama na lahat doon, pati shopping. Kung medyo tipid kayo, pwede niyong babaan. Ganon, yun lang estimate. Approve pa din naman. So ngayon, ano pa din ngayon? August 24. Medyo dumami yung application ng Korean visa. So, dami ko rin naririnig na stories na denied, kahit na complete yung requirements, very complete. Napakadami na nilang visa, napakalaki ng bank account nila. Pero denied pa din. So, kapag mangyari yon, huwag tayong mawala ng hope. Kasi kung gusto nyo talaga mag-travel to South Korea, if it's meant to be, it's meant to be eh. So, if ever, huwag naman sana, di ba, ulitin na lang natin. Pero, yun nga, think positive. Tapos, mag-pray lang. Siyempre, mag-thank you din tayo sa mga blessings na natatanggap natin. Kasi, yun, traveling is a privilege, di ba? Hindi naman lahat ng tao na kapag travel. So, kailangan maging thankful din tayo. Tapos, yun, kung ma-deny, tayo nyo na lang ulit. Kung na-approve, siyempre, maging thankful tayo kasi nabigyan tayo ng chance. Isa pang challenge yung pupunta ka ng Korea, tapos pandemic, di ba? Alam naman natin yun eh, na nandiyan pa rin yung COVID, hindi pa rin nawawala. So, ano ba yung mga, so far, ito yung alam ko ha, as of this day, August 24. Alam ko, prior to your departure, antigen, within 24 hours before your intended flight, tapos 2 days yata, RT-PCR valid bago yung date ng flight nyo. Pero, ito yung, ayun, may mandatory PCR testing din sa Incheon. So, meron dun RT-PCR center or parang booth or whatever. Kailangan nyo mag-RT-PCR. Pero hindi nyo naman kailangan, intayin yung result dun. Diretso na kayo ng hotel. Pero wait nyo yung email na isasend sa inyo within the day or depende kung gano'ng kabilis yun, sasabihin naman nila. Wait nyo yung email bago kayo lumarga sa Korea. Kasi, yun, titignan natin kung positive o negative. So, alam ko kung nag-positive, 7 days quarantine dun sa, kung sa kayo nagsistay sa hotel, dun lang kayo. I think hindi naman super strict, since lalo na vaccinated naman, diba? Meron ako nakikita ibang vlog, sila pa rin yung bumibili ng food nila. Pero yun nga, hindi sila nakakapag-tour basta-basta. Tsaka safety na din, safety mo, safety ng mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga tao na nakatira, naka-local mismo dun sa Korea, diba? Kailangan maging considerate din tayo na hindi tayo makapag-spread ng kung anumang virus, further virus. Ngayon, kung siniswerte talaga at negative, yan. So, pa-enjoy natin yung travel natin doon, yung trip natin doon, di ba? Masaya yun. So, para sa mga nagbabalak na magpuntang South Korea, o siguro kung saan man na nagre-require ng antigen or RT-PCR, siguro a week before, huwag muna tayong maglalabas. So, kung kailangan man talaga lumabas yung immune system natin, alagaan natin, i-boost natin ng i-boost. Tapos, drink lots of water, nasal irrigation, kung kaya nyo yun, kung meron kayong proper tools for that. Tapos, vitamin C, mga supplements nyo, kumain ng tama, fruits and vegetables, and importante, enough sleep. Tapos, yun, gargle salt water, ano yun? Maligamgam na water, tapos salt, paghaluin nyo. Gargle kayo everyday. Yun yung mga gagawin ko. So, hopefully, yun, negative sa test pagdating dun sa Incheon International Airport. Yun, so okay lang yun. Medyo added gastos, diba? Pero, yun nga, advice ko rin, kumuha tayo ng travel insurance. Kung wala man lang tayong insurance talaga, yun, travel insurance, medyo konting angat lang naman sa presyo dun sa fare natin, sa accommodation, pero alam mo yung mas dagdag peace of mind. Alam natin na extra challenge mag-travel these days because of the added requirements and pressure
na hindi naman out of control na natin kasi kunwari health, 'di ba? Hindi naman natin alam kung magpo-positive tayo. So, 'yun. Take the risk pero take extra precautionary measures. Tapos if it's meant to be, it's meant to be. Pray lang tayo ng guidance. Tapos 'yun, and enjoy life kasi hindi naman tayo laging nakakapag-travel at makakapag-travel sa future. Di natin alam what the future holds. Kaya talagang kahit nabobroke na tayo, kaka-travel. For mental health, yun. Tsaka kung di nyo natatanong, mahilig talaga ako sa Korean series, Korean drama. Not so over, ano naman. Nanonood ako at mahilig ako and sobrang na-appreciate ko yung culture nila, yung fandom. Ang galing nila. Amazing! Kaya looking forward talaga ako sa Korea trip ko. Korea trip namin, pagbabalik. Yan! So, dito na tapos yung video. If you have any other questions or ideas in mind, comments, suggestions, whatever, just put it down sa comment section below. And thank you very much for watching my vlog, my videos, kahit nabobore kayo kakasalita kong dal-dal ko. Thank you so much. Please give a thumbs up dito sa video and don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to my channel. And see you again soon! Hopefully sa Korea. Negative result. Bye!